So hello guys, this is Iya and welcome back again to my YouTube channel. And for today's video, ito na yung pinakahintay nyo na review after 3 days ng paggamit ko ng self-love glow kit. So for clarification lang po, ako po ay merong sensitive skin. Ibig sabihin, I can be the representation of those people na may sensitive skin when it comes to using these products na self-love glow kit ng You Glow Babe. After 3 days ng paggamit ko ng self-love glow kit, which is, pakita ko ulit sa inyo ang box. Eto, yan. And in-unbox ko to ng last video ko. So, i-link ko na lang down below kung hindi nyo pa napapanood. After 3 days ng paggamit ko, meron akong masasabing good news and at the same time, bad news. Medyo bad news. First, dun muna tayo sa good news. In 3 days, this is an honest review. After 3 days on using those products, nakita ko na nag-glow talaga ako. Hindi ko pagkakaila yun. Nag-glow talaga ako every morning. And napansin ko na medyo nagkaroon ako ng rosy cheeks. Medyo lang. Oh, hindi ko alam kung nakita niya. Medyo lang. Medyo pa lang naman. Kasi 3 days pa lang naman. And nagkaroon din ako ng glass skin. Now, nagkaroon agad ako ng glass skin effect sa balat ko. Which is a good sign. So, siguro para sa mga hindi sensitive yung balat, makikita nila agad yung results within 3 days. Additional sa good news natin about din sa mga products 3 days after. So, this is the soap. So, nakita nyo, sa unang video, konti lang hati yung, hanggang dito lang yung hati nun. Ngayon, nagamit ko na yung kalahati. Mabango. Ginagamit ko siya, naging smooth yung balat ko. And medyo mahapdi lang siya when it terms dun sa pimple. Pag nilalagyan mo na yung pinaka-pimple mo. So, medyo mahapdi lang siya, pero it's okay. Ganun talaga yung effect nun. Smooth siya sa balat niya and hindi ako naka-experience as of now ng dryness kapag gamit ko tong soap na to. Next, after 3 days, this serum is so nice. Tignan niyo naman yung amount niya and compare niyo dun sa amount nung in-unbox natin to. So, konti pa lang yung nabawas niya. The reason why, kasi kahit konti lang yung ipatak mo sa mukha mo, ma-spread mo na siya all over your face. Liquidy siya, non-sticky, so hindi siya ganun ka lagkit dun sa natin. So, good news siya para sa akin. And sobrang bango pa niya. 3 days na performance ng serum check sa akin. Next, sa toner, sa 3 days na paggamit ko nito is, hindi siya mahapdi sa balat. Medyo mahapdi lang siya when it comes dun sa pimple mo. Kapag meron kang pimple, medyo mahapdi sa balat, which is normal. Kapag gumagamit ako ng toner, ganun talaga yung na-experience ko. So, medyo mahapdi siya sa pimple. Pero hindi siya mahapdi sa balat. Sobrang mild niya lang sa balat. And wala kang nararamdamang sting or kung ano man. And lastly, yung sun shield natin. So I forgot to mention last vlog that this is SPF 50. So protected talaga yung skin mo from discoloration ng inyong balat. And the good thing is, nung in-apply ko siya, hindi siya ganun kakapal. Hindi siya thick na unlike din sa ibang sun shield na makapal siya. Kapag nilalagay sa mukha and malagkit. Ito talaga, para siyang moisturizer. Parang nahahydrate din yung skin mo nung in-apply ko to. And sobrang lambot niya sa balat. And ayun nga, hindi siya makapal, pero sunscreen siya. And andun pa rin naman yung texture ng pagiging sunscreen. Pero ang karakteristik niya, para siyang moisturizer. So yun yung kinatuwa ko sa kanya. Hindi siya ganun ka-sticky, hindi siya ganun ka-kapal sa feeling kapag na-applyan natin sa balat. And another good news, after ng 3 days ko na pagtatry nito is walang peeling na nangyari. Hindi nagbalat yung mukha ko. Then also, na-feel ko yung pag-tighten ng skin ko. So, iba kasi yung feeling ng parang dry yung skin mo. Yung parang hindi kang makangiti. Ganon. Pero dito, na-feel ko yung tighten niya na kahit ngumiti ako, hindi siya masakit. However, doon naman tayo sa bad news. Hindi ko alam kung bad news to, pero sabihin ko na rin. After kong mag-apply nitong set na to, is nagkaroon ako ng konting breakouts lang naman or konting reactions lang. So, kung papansin nyo, still nandun pa rin yung mga pimple marks na hindi pa rin siya natatanggal. And nadagdagan siya ng pimples. Ayan, actually, tatlo sila. Sa dalawa. So, yan. And meron pa dito
nadagdag. Tapos dito medyo meron mga tumubong mga maliliit lang na mga parang pimple. Hindi ko alam kung pimple pang matatawag yun. Basta yung maliliit lang na ganun. The thing is, hindi ko alam kung dahil yun sa products or dahil kasi nagkaroon ako ng monthly period kasi nasabay din sa monthly period ko. And ganun talaga ako kapag dinadatlan is minsan nagkakaroon, tinutubuan talaga ako ng pimples. However, feeling ko breakouts to or reaction to mula sa products nung ginamit ko yung self-love glow kit. Pero, sabihin ko sa inyo guys, it's a bad thing about dun sa product. For me, it is a good thing. Kasi, again, ulitin ko yung unang sinabi ko, clarifications, I have sensitive skin. So, ibig sabihin, madaling mag-react yung skin ko kapag meron akong bagong ina-apply sa mukha ko. And ganun nga yung nangyari. So, in-expect ko na to, expected ko na to, and hindi na to surprise sa akin na magkaroon ng reaction yung aking mukha dun sa product na gagamitin ko. Natural na rin, lalo na sa mga sensitive skin, yung kapag nag-switch ka ng product, magkakaroon talaga ng breakouts yun. So, hindi siya bad thing sa akin. So, feeling ko, mas okay pa nga yung nag-breakouts, parang nalalabas lahat, and nasasanay yung balat ko dun sa product na yun. So, nagkaroon ng reaction sa akin, Beshi. Ibig sabihin ba yun, magsa-stop ka na? No. No, hindi ko po ito i-stop. So, it is a sign for me that I should continue using the product, no, para mas mapaganda pa and para mas makilala ng skin ko yung product. Kasi, guys, kapag nag-breakouts kayo, hininto nyo yung product na ginagamit nyo, may iwan lang yung mga pimples na nasa mukha nyo. So, kailangan ituloy-tuloy nyo yung product na kung ano yung ginagamit nyo. Kasi yun yung process na kinikilala ng balat nyo, ng mukha nyo, yung product na ina-apply nyo sa mukha. So, ganun talaga yan. Kaya huwag nyong ihihinto sana. And mag-switch ulit sa isang product kasi sobrang hindi maganda yung ganun. Nag-try kayo na isang product, tapos nagka-breakout kayo, in-stop nyo agad, tapos nag-switch na naman kayo sa isang product. Huwag tayong ganun. For me naman kasi, ang expected ko talagang date kung kailan magkakaroon ako ng or ma-achieve ko yung clear skin and glass skin na tinatawag. Especially yung clear skin kasi 6 months after ganun katagal. Kasi alam ko na it takes time, it takes patience para ma-achieve yung ganun, especially sa akin na may sensitive skin. So, kailangan lang i-trust ko yung product and maging loyal ako sa product na yun. However, kung 1 month to 2 months is wala pa rin effect sa akin, siguro kailangan ko nang itigil. Pero for now, 3 days pa lang yung nakalipas, so kailangan tuloy-tuloy natin to and magtiwala lang tayo dun sa product. Kasi okay naman siya, okay naman yung reaction niya sa balat ko and yung naging breakouts dito is positive siya para sa akin. So siguro sa iba, negative siya. So again, remember lang guys, na dapat alam niyo yung skin type niyo when it comes sa pagtatry ng mga products. Ako, honestly, alam ko na yung skin type and expectation ko kapag gagamit na ako ng products. Kaya, ganun na lang hindi ako na-shocked dun sa mga nagiging results sa akin ng product na ginagamit ko, lalo na itong You Blow Babe Self-Love Glow Kit. And, reminder na rin, kung kayo mayroong sensitive skin at balak niyong mag-switch into different products, tulad nito, kung gusto nyo i-try, make sure na dapat nag-rest muna yung skin niyo. So, mag-rest muna kayo for about 1 month na wala kayong ginagamit bago kayo mag-switch dun sa another product para hindi masyadong gulat yung skin natin kapag gumamit kayo ng bagong product. Next, I will update you guys 2 weeks or 15 days after nitong first try natin ng product na to. So, update ko ulit kayo ilang half a month, 1 month after and 2 months after. Pero guys, asahan nyo na marami tayong in-between videos about dun. So, for example is ngayon and dun sa ika-15 days. So, between nun, meron ba akong mga ibang videos na i-upload? So, panoorin nyo pa rin yun, syempre. And kayo na yung kumusta kung meron bang improvement sa balat ko. And dun sa mga videos na i-upload ko, in between, hindi din ako magme-makeup para makita nyo yung improvement, kung meron mga improvement sa skin ko. So, ayun lang. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. Don't forget to subscribe. Click the notification bell sa ibaba para maging updated kayo, especially ngayon. Nag-skincare ako. So, sa daily uploads natin, maging updated kayo. And about din sa result ng Ami Glow Babe Self-Love Glow Kit na ginagamit ko na skincare. So, titingnan natin kung maging effective ba to sa pag-achieve ng true glass skin and ng true clear skin. Also, follow me on my social media accounts, no, para meron, baka may post akong daily updates din doon.
And of course, like this video and share this video kung gusto niyo may matulong ng ibang tao or gusto niyo i-share yung feedback ko about dito sa You Glow Babe Self-Love Glow Kit. So, ayun lang. Hope to see you on my next video. See ya! Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other.